Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Thank you.
Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugun nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabinyagan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. At ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa iyo'y isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba, awit ng papuri iyong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Naginto yung lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y nagaharing, may lakas ang bisig. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal, sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay. Ang kanyang ginawang mga kabutihan, purihin ang Diyos, siya ay papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, idambana ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag.
Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang loobin ito ng Diyos kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan. Upang iharap kayo sa Diyos, siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sa aking nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila, babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na yaon na ako'y sumasa Ama, kayo'y sumasa akin, at ako'y sumasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po. Batiin natin ang mga katabi natin, good morning. Good morning. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Palakpakan natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ika-anim na linggo sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay. Six
Sunday of Easter. Kagaya ng nasabi ko kani-kanina lang, tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon. Meron akong gustong makita, meron akong gustong marinig at malaman. Lahat ng mga taong nandito ngayon na kahit maraming pagsubok at hirap sa buhay, naniniwala pa rin na mas marami pang dapat ipagpasalamat, mas malakas ang palakpak natin. Sino po dito, aminin natin ha, yung totoo, sino ang mga may dinadalang problema, pagsubok sa buhay, taas ang kamay? Kung mas mahirap, dalawang taas ang kamay. Sabihin niyo po sa katabi ninyo, God bless you. At kung meron man tayong dapat ipagpasalamat, isang bagay, sa araw na ito, pare-pareho tayo ngayong merong ipinagpapasalamat sa Diyos, yan ay walang iba, kundi Lord, salamat sa aming mga nanay. Happy Mother's Day po sa mga nanay na nandito. Palakpakan natin ang ating mga nanay. Batiin nyo yung mga nanay na kakalapit na katabi ninyo. Happy Mother's Day. Sa mga kasama natin sa online misa, Happy Mother's Day. Sa ating mga vendors na nanay, Happy Mother's Day sa inyo dyan sa labas. Alam nyo mga kapatid, ito yung araw na sabay-sabay nating inaalala, binabalikan ang mga sakripisyo, pag-aalaga, pagmamahal ng ating mga nanay sa kabila ng kanilang mga nagagawa ring pagkakamali, sa kabila ng kanilang mga imperfections. Na, huwag naman lagi na lang yun ang ating pinag-uusapan. Yung kapintasan, kahinaan ng isang nanay. Minsan naiisip natin, bakit ba ikaw ang naging nanay ko? Siguro minsan natatanong natin, bakit ba kasi ako naging anak pa nito? Huwag kayong mag-alala. Minsan din siguro natatanong nila yan, bakit ba ikaw ang naging anak ko? Huwag laging kala nyo, laging tayo ang may reklamo. Siguro kapag nag-uusap-usap din sila. Kaya lang kagaya ni Maria, lahat isinasa puso na lang ng isang ina. Siguro nga, hindi pare-pareho ang paraan ng pagiging ina. Pero iisa lang ang binigay ng Diyos na puso ng isang nanay. Ang laging maghangad, mag-isip, magdasal ng ikabubuti ng kanyang pamilya. Amen. Sa mga nanay natin, alam namin hindi kayo perpekto at hindi kayo magiging perpekto. Pero alam ng Diyos kung paano kayo mahalin. Siya lamang ang makapagbabalik ng sapat at dapat na gantimpala sa puso ng bawat ina. Kaya nga alam ninyo mga kapatid, sa ebanghelyo natin, masasabi natin sigurong naging mabuting ina ni Jesus ang ating mahal na Birheng Maria. Kumbaga, masasabi nating like mother, like son. Kayo po ba, nakikita nyo ba ang nanay ninyo sa kilos ninyo ngayon? Nakikita nyo ba ang nanay ninyo sa pagsasalita ninyo? Naaalala nyo ba ang nanay nyo sa ugaling meron kayo ngayon? Ay, nako. Manang-mana ka talaga sa nanay mo. Tignan mo kung paano ka kumilos. Tignan mo kung paano ka magsalita. Alam nyo kung anong minana ni Kristo sa kanyang ina? Ang pagiging matiisin.
maawain sa mga taong lalo na nakagagawa ng mali sa Kanya. Ito marahil ang isa sa pinakamagandang minana ni Kristo bilang taong totoo sa Kanyang nanay na si Maria, ang maging maawain sa mga taong nagkasala sa Kanya. Kaya sa Ebanghelyo natin, mga kapatid, bago bumalik si Jesus sa langit, sa susunod na linggo, Ascension Sunday, si Kristo ay babalik na sa Ama sa langit. At bago sa umalis sa Ebanghelyo natin ngayon, ano ang ginawa ni Kristo? Kapakanan, kabutihan pa rin ng iba ang inisip ni Kristo. Hindi siya nagtanim ng galit. Hindi siya nag-isip ng masama sa mga taong gumawa ng mali sa Kanya. Ilang linggo pa lang ang nakakalipas, narinig natin kung paano nila hinuli, sinaktan, pinahirapan, pinatay si Kristo. Siya'y muling nabuhay. Pero wala tayong narinig na binalak niya bilang ganti sa mga taong nang walang ya sa Kanya. Ngayon sa Ebanghelyo natin, ano ang narinig natin? Ipagdadasal ko kayo na bigyan kayo ng Ama ng makakatulong at makakasama sa inyong buhay. At mga kapatid, huwag natin kalilimutan, hindi lamang yung mga ng away at ng apik kay Kristo ang naalala niya. Pati ang mga kaibigan niya na minsang nakalimot, na minsang nagtaksil sa Kanya, pinag-isipan niya pa rin ng mabuti. Pinag-isipan niya pa rin ng maganda. Nagagawa pa rin kaya natin yan? Sa harap ng mga taong nanloko sa atin, nanira sa atin, nanlamang sa atin, nanakit sa atin, magagawa rin kaya natin ang ipagdasal sila, ang maghangad ng maganda at mabuti para sa kanila? O baka naman, quits lang. Mas gusto nating patas lang. Kaya sa huli, katulad ng sinasabi ni Pedro sa ating ikalawang pagbasa, ang ganda ng paalala ni Pedro, kabutihan pa rin. Sa huli, kabutihan pa rin ang tunay at dakilang sandata na tatalo sa anumang uri ng kasamaan sa mundo. Lumaban ka sa ngalan ng katotohanan, pero lumaban ka gamit-gamit ang iyong kabutihan. Isang araw, ang ganda ng sinabi ng ikalawang pagbasa, makinig kayo mabuti. Isang araw, lahat ng gumagawa sa iyo ng mali at masama, sila ang mapapahiya. Lumaban ka gamit-gamit ang iyong kabutihan. Sa huli, kabutihan pa rin ang magwawagi. Alam mo ninyo, mga kapatid, noong Webes, dahil pag Thursday, naalala nyo, meron tayong feeding program dito sa Quiapo, yung iThursday. Nitong mga nagdaang Webes, kasama na natin ang mga ilang empleyado ng Quiapo. Pagkatapos ng mga empleyado, yung iba't ibang mga ministries naman, tayo ay nagpapakain sa mga kapatid nating wala talagang mabuti at sariling tirahan. Homeless. Nagsimula tayo 65 lang. Alam nyo nung Webes, 219 na sila. May nagtanong sa akin, wala bang limitasyon? Hindi nyo ba lalagyan ng limit? Baka mapahiya tayo sa harap ng Diyos. Dahil nung biniyayaan tayo, hindi tayo nilagyan ng limitasyon ng Diyos. At ito ang nakakatuwa. Kami ay papayapa habang dumadami sila na dumarating
at nanghihingi ng pagkain, dumadami rin ang mga kagaya ninyo na nakakaalala at nagbibigay. Ako naniniwala, sa kabila ng maraming paghihirap, sa kabila ng mga kwento ng kasamaan, mas marami pa ring tao ang gusto at kayang gumawa ng kabutihan. Marami man po tayong narinig na kwento ng hindi magandang pagtanggap, maayos na pagtrato sa mga alagad ni Kristo, sa mga unang Kristiyano. Ano ang sinasabi ng unang pagbasa natin ngayon? Meron at meron pa ring kwento ng tagumpay. Ito yung mga magandang pagtanggap sa kanila, maraming nakinig sa kanila, maraming naniwala sa kanila. Ganon din sa buhay mo. Meron mang mga kwento ng paghihirap, ng kawalan, naubusan ka, huwag mong kalilimutan. Hindi ka pinagdamutan ng Diyos. Meron at meron ka pa rin maaalalang magandang kwento ng awa at pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ito'y isang magandang paalala na ang buhay ng tao ay hindi lang binubuo ng sabay-sabay at sunod-sunod na problema. Count your blessings, not your problems. Count your blessings, not only your enemies. Huwag mong isipin, huwag mong sabihin na napakapangit na ng buhay mo. Siguro, it is just a bad day, not a bad life. Baka pangit lang ang gising mo, hindi ang buhay mo. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, tandaan natin ang laging bilin, paalala ng mga nanay sa atin. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Araw-araw, pwede ka pa rin magkaroon ng mabuti at magandang buhay. Huwag mong kalilimutan, when you count your blessings, you always count yourself in. Biyaya ka rin. Isa kang magandang biyaya sa buhay din ng maraming tao. Huwag mong kalilimutan, marami pa rin dapat ipagpasalamat sa buhay mo. Pamilya mo, mabubuting kaibigan, kalusugan, pananampalataya. Araw-araw, marami mang dumating, marami mang mangyaring pagsubok at hindi maganda. Lagi mong tatandaan, araw-araw, mas marami pa rin dapat ipagpasalamat at ikaw ay isang biyaya na dapat ding ipagpasalamat. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos Amang bukal ng tanang grasya at magsumamong dinggin niya ang mga pangangailangan natin bilang simbahan, pamayanan at minamahal niyang kawan. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maging mahabaging pastol nawa ang Santo Papa, mga obispo, pari, diakono, at mga pinunong laiko upang sa tulong ng Espiritu Santo mapangalagaan nilang maigi ang bawat mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulara nawa ang bawat lingkod, bayan, at iba pang mga kawani ng ating gobyerno ang paraan ng pag-ibig ni Jesus upang maayos nilang mapaglingkuran ang kawa ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Matutunan nawa naming mapahalagahan ang aming mga sarili bilang mga templo ng Espiritu Santo upang mabigyan namin ng papuri ang Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa tulong ng Espiritu Santo, manumbalik nawa ang sigla ng pananampalataya ng mga kapatid nating pinaghihinaan ng loob dahil sa kanilang matinding pinagdaraanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming iwaksi ang bawat kasalanang umaalipin sa aming katawan upang maging tunay na tahanan mo ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makapiling nawa ni Kristong muling nabuhay ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo ng iyong dakilang awa ang aming mga pagsusumamo. Sa tulong ng Espiritu Santo, manatili nawang bukas ang puso, natup din ang iyong dakilang kalooban sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo po sa iyong piling sa kalangitan
ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinapagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sandibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa Langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala na mas marami pa rin darating na biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating pong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Thank you.
Mga paalala po sa mga nagsisimba, pinaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot po ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay igagawad natin ang pagbabasbas para sa lahat ng mga nanay na nandito ngayon at mga kasama natin sa online mass. Alalahanin din natin ang lahat ng mga nanay sa ating pamilya, ang mga kaibigan nating nanay na mga may sakit, mga may karamdaman, at ganun din ang mga kaluluwa ng mga yumaong nanay sa ating pamilya. Sa lahat ng mga nanay na nandito at nasa online, yumuko po kayo habang kayo ay aking binabasbasan. Ama naming mapagkalinga, dinggin po ninyo ang aming panalangin at pagkalooban ng pagbabasbas ang lahat ng mga nanay sa aming pamilya, ang mga nandito ngayon. Basbasan mo po sila ng lakas na nagmumula sa iyong banal na espiritu sapagkat sa pamamagitan nila, natutunan ng mga anak kung paanong tumayo at lumakad, kung paanong magsalita at maglaro, at kung paanong makalapit sa iyong banal na harapan sa pamamagitan ng tapat na pananalangin. Pagkalooban mo po sila ng kalusugan at kapayapaan, ng galak at kaligayahan, ganon din ang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan upang kanilang patuloy na madama ang iyong pagkalinga at pagmamahal. Gayon din, aming isinasama sa panalangin ang mga babae, mga nanay na wala nang nakakaalala, lalo na ang mga tahimik na itinataguyod ang kanilang pamilya, naglilingkod ng may kababaang loob at nagtitiis ng hirap sa buhay para sa kapakanan ng kanilang asawa't mga anak. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Happy Mother's Day po sa inyong lahat na aming mga nanay. Maraming maraming salamat. Gawin nating extraordinary special ang araw na ito para sa kanila. Bigyan natin sila ng extra love, extra gratitude bilang ating pagmamahal. Salamat po sa inyo ring lahat na patuloy na nagbibigay ng kabutihan sa ating simbahan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!
Jesus Christ.